Sa gitna ng isang malawak na gubat kung saan nakagapos ang isang kaawa-awang tao sa isang puno ng higera. Ah! Panginoon ko! Bakit? Bakit may naiang mangyari sa akin to? Siya si Florante, anak ni Duke Briseo ng Albania at Prinsesa Floresca ng Crotona. Siguro, ito na ang aking katapusan. Sa hindi inaasahang panahon, may isang moro na naglalakad sa gubat at may narinig na tinig. Eslerida, o tadhana, kay lupit mo, kinuha mong aking minamahal na si Florida. Ah! Oh, anong tinig na aking narinig? Sumigil ng peace na tao. Tinulungan niya ang lalaking nakagapos. Parang nakita ko na itong tao na ito ah. Sino ka? Ba't ako nandito? Magpahinga ka muna, ako nagligtas sa'yo. Hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Isa kang moro! Hangal! Dinagdagan mo lang yung pasakit! Kung gayon, salamat. Mari ko bang malaman kung bakit ka napadpad dito? Kwento na nga ni Florante kung bakit siya napadpad rito. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil magandang pagtuturo dun sa Atenas. Yung kung di siya mag-aaral, paano ng kanyang kinabukasan? Sino na mag-aalaga sa kanya? Sino na mag-aalaga sa anak ko? Huwag ka mag-alala, aalagaan siya ng mga guru. Pumayag si Florante na doon siya paaralin sa Atenas. Maligayang pagdating, Florante. Ako nga pala, Santinon, ang iyong magiging guro. Salamat po, aking guro. Huwag kang mag-alala, Florante. Magugustuhan mo dito sa atin. Pinabati kita, Florante. Dahil napakita mong iyong galing. Maraming salamat, aking guro. Doon na nagalit si Adolfo kay Florante. Isang hapon, tinipon ni Antinor ang kanyang mga estudyante. Si Florante at Adolfo ang unang magsasadol. Mabuti na lang napigilan ni Menandro si Adolfo. Isang taon pa ang nakalipas, nakatanggap si Florante ng sulat galing sa kanyang ama. Florante, may pinadala mong sulat para sa iyo. Hindi man lang tayo nagsama ng matagal. Guro, paalam na po. Paalam na rin, Florante. Lagi mong tandaan na mag-ingat kay Adolfo. Maraming salamat po, aking guro. Palagi ko pong tatandaan yan. Paalam, Florante. Menandro,
Mas mabuti pang samahan mo si Florante sa Albania. Maraming salamat po, aking guro. Umuwi si Florante sa Albania kasama si Menandro. Nakatanggap si Duke Briseo ng isang sulat mula kay Haring Briseo. Oh, ito nga po palang aking anak na si Florante. Oh, ang bata sa aking panaginip. Ikaw ang papalit sa aking trono. Mahal na Hari, pwede ko po bang malaman kung anong pangalan ng binibining yan? Siya ang anak ko na si Laura. Pwede ba kitang iwan at kausapin ng iyong ama? Magandang umaga, Sir Binibini. Kanina pa kita napapansin dito. Magandang umaga din sa iyo, Florante. Palagi kang kwento ng aking ama. Sana makilala pa kita ng lubusan. Gayon din sa iyo, Florante. Ngunit ilang araw na lang, aalis ka na. Oo nga. Halika na at magsisimula na ang pigil. Pagkatapos ng tatlong gabing pigil, Laura, mag-ingat ka sa'yo, tikman, sir. Pangako, babalik. Magandang gabi, Florante. Maghanda ka na para bukas. Maraming salamat sa iyong palala, mahal na. Sa digmaan, nabalitaan din niya na dinakip si Haring Linseo, kaya iniligtas niya ito. At kailangan niya ulit makipaglaban. At naintindihan niya ito. At doon niya ako pinatapon at ginapos. Ako naman ang magsasalaysay sa iyo. Ako nga pala si Aladdin. Anak ako ni Sultan Ali Adam. At ang masahol pa doon, inago ng aking ama ang aking kasintahan na si Florida. Ano kaya yun? Kaya
Tara, tulungan natin. Tara. Florida. Laura. Aladdin. Florante. Simula nung nawala ka, naging magulo na ang bahay. Nadalas ang pagtangka niya, Adolf. Pinaslang niya ang aking amang hari at maging ang iyong ama. Umuwi sila sa kaharian ng maging isang ganap na hari na si Florante. Bininyagan niya sina Aladdin at Florante.